a very young age. So I think yung mga ideya po natin, lalong-lalo na mabilis po ang pagbabago sa ating mundo, tayo bilang mambabata sa loob ng tatlong termino ay marami pong naigawang batas na tutulong po sa pamilyang Pilipino at nagbibigay ng oportunidad sa ating masang Pilipino. Yeah, tulad din po ni Senator Ernie Masenda ay bubunot ka ng tanong, Consani. Tanong dyan. Dalawang tanong. At sa ating mga tagsubaybay, mga kaibigan, nais po na ipabatid sa inyo na kayo po ay pwede mag-react. Pwede rin po kayo mag-share ng inyong mga kuro-kuro pala palagay opinion views hinggil po sa mga pinag-uusapan namin dito. At pwede po rin yung i-text po ang mga po ng 0908-136-6060. At ngayon, mga kaibigan, isa pang dun po sa mga tanong na magagaling sa field, ay pwede po mag-react ang dalawang guest po natin para mag-share po ng kadalang mga sagot sa mga katanungan ito ng ating mga field reporters o man on the street sa pamamagitan po ng ating patrollers. Okay? Meanwhile, itunghay muna natin ang dalawang katanungan yan. At okay, Kong Sunny, first question. Ano ang stand mo sa same-sex marriage? May definition po tayo sa ilalim po ng saligang batas. Ano po yung marriage? At union po siya between a man and a woman. Pero bagamat ganun ang definition ng ating batas, palagay ko dapat may parehong ding karapatan ang mga members ng LGBT community, lesbian, gay, bisexual community. Especially pagdating ho sa karapatan na magkaroon ng mana, yung tinatawag na succession law, pati na rin po sa usapin ng property rights. Palagay ko, wala namang masama na bigyan sila ng patas na karapatan. At pangalawang tanong, boboto ka ba sa mas mataas na minimum wage para sa mga magagawa? Siguro ito yung legislated wage hike. Well, palagay ko okay na yung ating sistema ngayon na ibinibigay po natin sa regional wage boards dahil ang kagandahan yan is that iba naman na po ang gastos o ang cost of living sa bawat rehiyon. So yun po ang kagandahan niyan. Hindi naman mahirap po pag legislate po natin na isa lang ang magiging minimum wage sa buong bansa dahil ang cost of living sa Aurora ay iba naman ho sa cost of living sa Metro Manila. Ganun din po sa Davao at saka sa Cagayan de Oro. Yeah, distinguished gentlemen, meron po tayong katanungan na magagaling po sa isang common listener at siya po ay kapiling ng ating patrol number 7. Mula po sa Quezon City, si Jill Resonto. Jill, come in. Okay, yes. Good morning. Ray, Senate President Pastor Maseda, si Kong Sunny, sa kaibigan sa House. Sa aming estudyante dito, si Chris Hamilia. Ano bang tanong mo doon sa dalawang guest ng Senatoria Ball na guest ngayon ni Paring Ray Alagio? Dear mga estudyante po, ano po magagawa ninyo? At kaya si Congressman. Yes, magandang tanong ho yan dahil naging chairman po tayo ng Committee on Higher Education, yung pangalang Anggara na kilala na rin po sa contribution sa larangan ng edukasyon. Ang father at mother ko naging guro po. So, yung sinasabi ni Manny na 5% discount sa libro at pagkain, naipasa po natin yung batas na yon. Nasa Senado na po yon. Tapos yung libreng college entrance exam para sa mga anak ng mahihirap, kahit saan po sila mag-apply ng kolehiyo dahil sa ngayon, napakababa po ng porsyento ng ating kabataan na nagkakaroon ng pagkakataon mag-aral sa kolehiyo. 20%. Sa ibang bansa, 40, 50, 60% po. Lalong-lalo na sa Europa, mataas po ang porsyento. Sana bigyan natin ng pagkakataon dahil dehado na nga sa oportunidad, dehado na rin sa kayamanan, sana bigyan natin ng kalamangan sa edukasyon man lang. Tapos yung pagkakaroon ng scholarships. Sa ngayon, ang binibigay ng gobyerno nasa 10 to 12 billion po. Sabi ko, dapat hanggang 25 billion yan para maabot po natin yung puntos na masasabi natin na malaki ang tsansa na binibigay natin sa kabataan sa edukasyon. Yeah, makakarating po tayo ng mismong text messages na magagaling sa ating mga reactors pamamagitan po ng ating news center. Yeah, Manong, yeah, Congressman. Yeah, dito po sa mga text messages na ito, nababasahin po ng ating news center, ay pwede po kayong tumugon at mag-react at least. Pumili po kayo ng tatlong reactions doon sa mga katanungan para naman po mapagbigyan natin ang ating mga tagsubaybay sa field. Mga kaibigan, magagaling po sa news center ang mga text messages nito sa pamamagitan po iyan ng 0908-136-6060 at mga questions galing din po sa Twitter, Internet.
Garite News Center. Narito po ang ilang pa mga karagdagang mga text messages. Pakipasa, pasadahan nyo na lahat ang mga text messages mula rito sa internet, sa Twitter, sa blog, at saka sa public. Go right ahead, News Center. Mula kay 6124, Mr. Sunny Angara, ano hong masasabi nyo sa issue na nakasandal lamang kayo sa pangalan ng inyong ama? Mula naman po kay 7081, Mr. Angara, bakit po preschool lang ang libre sa inyong plataforma? Hindi po ba dapat pati elementary at high school ay libre din? Mula naman kay 1211, Ginoong Maseda at Ginoong Angara, bakit kailangan bang tumakbo sa isang posisyon? Kailangan ng mga kapartido. Hindi po ba kayang tumakbong mag-isa? At mula naman po kay Ron ng Kainta, Rizal, Senador Angara, alam po ba natin na marami ng young politicians ngayon? How do you react doon sa political dynasty issue na sinasabi ng mga tao? Salamat po. Pwede po kayo mag-react sa tatlong katanungan out of several questions para maka-accommodate po. Mamili po kayo sa tatlong yon. Unahin natin si Congressman Sonny. Doon sa issue kung nakasandal lang tayo sa ating ama at saka yung issue ng dynasty, sabay na ho natin dahil parehas lang naman yung... Sa akin... Meron ngang masamang dynasty, merong mabubuti. Yung masamang dynasty, yung walang nagagawa, kahit hindi na nakaupo eh, wala nang pakinabang ang tao sa kanila. Pag si Senator Angara nagretiro po sa posisyon, masasabi niyang nakapagpasa siya ng senior citizens discount, ng libreng high school, ng PhilHealth, nagtumutulong sa mga milyong-milyong may sakit na Pilipino. So, yan ang tinatawag ng legasiya. Ako naman po, pag wala na po ako sa politika, masasabi kong nagawa ko ng batas yung libreng kindergarten, yung dati anak ng mayayaman lang ang nakakapag-aral ng preschool dahil sa taas ng tuition. Ngayon, libre na po yan sa buong Pilipinas. Napataas po natin ang sweldo ng teachers mula 14,000 hanggang kulang-kulang 18,000. Napalaki natin yung senior citizens discount. Natanggal po yung VAT. Yan po ang madalas na reklamo ng mga senior citizens. Merong ang 20% discount. And yet, kinakain po ng 12% VAT. So parang neto, 8% lang nakukuha nila. So nung nakaraang kongreso, tinanggal po natin yon. So ilan po, tatlo lang lamang po yan dun sa napasa natin batas. Kahit hindi na po tayo nakaupo dyan, ay tumutulong pa rin yan sa ating taong bayan. Okay, meron pa rito eh. Oo. Kay Manong Maseda at kay Senator Sunny, bakit kailangan pag tumatakbo sa isang posisyon, kailangan ng mga kapartido, hindi nyo daw po ba kayang tumakbong mag-isa? May dadagdag si Congressman. Dagdag lang po ka, Ray. Tama yung sinabi ni Manong na malaking tulong po yung partido sa mga gastos, lalong-lalo na sa advertisements, sa pag-organisa, yung tinatawag na logistics. At saka yung importante po sa pagiging mambabata sa Senado, ito ay isang collegial na body. Ibig sabihin, hindi kayo nagdidesisyon ng isa-isa. Ang nagdidesisyon dyan po ay mayorya nung 24 na senador. So kailangan din po ng kakampi para sa pagdidebate at sa pagboboto sa mga issue. At sa susunod na question natin ngayon, ito na. Sino po ang worst president para sa inyo? At bakit? Sasagot ito, baka ibigay ng ating mga guests. Congressman Sunny. Mahirap po na tanong yun dahil lahat po ng Pangulo, although nauulan na ng batikos, pag tinignan po natin na after a few years, nakikita natin lahat may accomplishment. Like binabatikos dati si President Marcos dahil nawala daw yung demokrasya. Pero kung titignan natin naman yung mga landmark buildings natin, yung mga cultural achievements, napakarami din po. Tapos yung pagpaplano, napakagaling din po. Tapos binabatikos din po si GMA dahil marami daw pumasok sa kahirapan from 19 to 23 million ang bilang ng mga naghirap. Grabe daw yung mga skandalo ng corruption. Pero kung titignan din natin, merong ding kagandahang nagawa tulad nung yung kalsada, like dun sa province po namin. Maraming hong nasemento nun. Tsaka kung titignan nyo sa Cordillera din po, na dati sira-sira po ang mga kalsada, ngayon maayos na po ang kalsada dun. So, sa akin, lahat may contribution. Tingnan na lang natin yung best, di ba? Huwag na lang pag-usapan yung worst. So, wala pong worst sa inyo, ha? Siguro meron, pero hindi natin makikita after a few years. Kailangan makumpara ho natin yun. Alright, well said. At kayo mga kaibigan, another round ng questions coming from our Fizzball. Mm-hmm. Okay, for Kong Sunny, anong may pagmamalakin yung legacy bilang mga naging mambabatas o kasalukuyang mambabatas para masabing karapat dapat kayong maluklok sa Senado o maluklok kayo sa Senado? Yung siguro may pagmamalaki po natin yung
tulong natin sa edukasyon. Dahil sa distrito po natin sa loob ng 9 na taon, nakapagpagawa po tayo ng 300 classrooms at libraries at nakapagpaaral po ng 3,000 full scholars sa ating mga universidad tulad ng UP, PUP, NEUST sa Nueva Ecija. So, palagay ko, kahit anong sabihin mo, anong mangyari doon sa mga batang yun, binigyan po natin sila ng napakalaking sandata laban sa kahirapan. Tapos yung mga batas natin laban din sa kahirapan at pagtulong po sa pamilya, nabanggit natin kanina yung pag-expand po ng senior citizens discount, yung libreng kindergarten sa buong Pilipinas, at saka yung pagtaas po ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno kasama ang public school teachers. So, okay. Yeah, mula po rito sa Metro Manila, dumako naman po tayo ngayon sa Cebu. At naroon po ang ating home radio FM, Cebu. Come in. Cebu, come in. Habang inatabayan po natin, mga kaibigan, ang ating Cebu, bigyan nyo lang ako ng signal kapag ka-clear na ang ating sky. Cebu. Sa mabukin na po ng ating home radio. Incidentally, mga kaibigan, this is in partnership with Business Mirror, Filipino Mirror, Graphic, Home Radio FM at DWIZ. And Adiseli, another round, please. Another question na magagaling rito sa ating bowl. For Congressman Sunny, ano pong stand ninyo sa airtime limits ng COMELEC para sa mga kandidato? Well, nagsabi ang COMELEC na yung 120 minutes para sa telebisyon at yung 180 minutes para sa radio ay para sa buong bansa na po. Kung dati ang lumang ruling is that per region or per station ho yun. So, in a sense, okay din sa amin, sa aming mga kandidato yun dahil malilimita po yung aming paggastos. So, mahirap din po yung masyadong malaki ang gastos ng isang kandidato dahil syempre, may hihingian siya nun. Tapos may utang na loob siya dun sa mga interest na yon. So ayaw natin na mahawakan naman ng malalaking negosyante ang mga kandidato. So yun ang magandang resulta nun. Okay. Si Congressman Sunny, pwede po kayo mag-disagree o mag-agree doon po sa naging payag ni Senator Ernie? Well, sangayon po ako dun na dapat maging bukas tayo dahil yan po ay, yung prinsipyong yan ng transparency and accountability ay nakapaloob po sa ating saligang batas na dapat matters of public concern o yung mga bagay na dapat malaman ng publiko ay dapat pinapaalam sa kanila at hindi tinatago. Mga kaibigan, meron po tayong second batch ng mga text messages. Galing naman po sa ating mga taga-subaybay sa mabagitan po ng ating News Center. News Center, Queen. Mula po kay 4612, para kay Senador Maseda, ano po ang posisyon ninyo hinggi sa sigalot ng Pilipinas sa China sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal? Mula naman kay Anang Tagig, para kay Manong Maseda, bakit mo po gustong bumalik sa Senado? Ayaw mo po bang mag-retire na lang at pagbigyan ng mga mas bata? Mula naman kay Gary ng Santa Ana, para kay na Manong Maseda at Congressman Angara, bukod sa paglilingkod sa bayan, ano po ang personal na dahilan ninyo sa pagsabak sa politika? Mula naman kay Jay ng Marikina, para kay na Manong Maseda at Congressman Angara, kung hindi kayo politiko, ano ang inyong hahanapin na katangian sa isang kandidato? At mula naman kay Wally William Mejor ng Batasan QC, ano ang masasabi ni Congressman Sunny Angara na ang pamilya nyo ay palaging namamayagpag tuwing eleksyon, mapalokal man o nasyonal, lalo na sa Aurora Province na isa sa pinakamahirap na lalawigan? Pwede po kayong pumili ng tigilawang katugunan doon sa mga isiling papuwid na yun. Congressman, mauna kayo. Kung wala po ako sa politika, ang hahanapin ko pong kwalifikasyon sa isang mamumuno po sa akin ay yung may puso at malasakit dahil napaka daming injustice sa ating lipunan o sa ating society na dapat gawing tama. Doon naman sa sinasabing matagal na kaming namayagpag po sa aming lalawigan, hindi po totoo yun, hindi po dire-diretso. Totoong may lolo po akong mayor, pero siguro dumaan ng dalawa o tatlong dekada na walang Angara po sa Aurora. At saka yung sinasabi na lagi kami namamayagpag tuwing election, hindi rin po totoo yun dahil marami pong natatalo dun sa mga kamag-anak namin. Hindi lang siguro nagiging balita. Okay. Si Manong Ernie. Makibigan ang ating kapihan sa DWIZ. Ating special guest ay si Senator Ernie Maseda at Congressman Sunny Angara. Ito po, bago tayo mag-break, ano po ang inyong favorite subjects? O subject na lang, isa na lang ang piliin po ninyo.
your most favorite subject nung bata kayo na nakatulong sa inyo sa inyong pagtanda, pagpasok sa gobyerno at papaano? Response, Sonny? Ako, medyo matatawa siguro yung audience natin. Pero nung bata ako, ang paborito ko yung PE, yung physical education. Dahil mahilig ako sa sports. Pero nung tumanda ako, pumasok ako sa kolehiyo. Ang naging paborito ko po yung kasaysayan, yung history. Dahil doon natututunan natin yung paano umuunlad ang isang lipunan at ano yung trabaho doon o yung role doon ng mga leaders. Yeah, bubunot po si Ms. Mimi ng... Yeah, dalawang questions pula po rin. Hindi, silang bubunot, Mimi. Huwag ikaw. Ilapit mo. Ikaw na mag-assist, Ms. Mimi. Yeah, para doon sa... At ikaw rin ang babasa ng question na yan. Entertainment for a change. Okay. Isa-isa lang, Manong. Gusto ni Manong marami-raming question sa entertainment. Si Congressman Sonny ay pumili rin po. Entertainment po yan. Okay. Okay, Congressman Sonny. Congressman Sonny, in fairness, ang gwapo ninyo. Ay! totoo bang may asim pa si Madam Auring? Gano'n po ka-asim? Ano to? Suka, tuba, o asido? Nakakaloka mga tanong. Magandang umaga, Mimi. Salamat. Thank you, Miss Mimi. Thank you po. Palagi ko naman, may asim pa ho si Madam Auring. Hindi ko lang alam kung asido o suka. Pero palagi ko naman may asim pa dahil inaantabayanan pa naman ho yung mga prediksyon ni Madam Auring at pinakikinggan pa ho ng ating mga kababayan. Subukan po natin mga kaibigan ang San Juan. May katanungan dito, man on the street, sa mabukita po natin Patrol 21, si Chris Barrientos. Chris, come in. Okay, good morning, Bossing Ray. Good morning, Ms. Deli. At good morning, Mimi, sa mga guests natin dyan. Kay Senator Ernie Maceda at kay Congressman Sonny Angara. Kasama natin dito si Ginong Rolando Olasok. Magtatanong dito sa ating mga bisit sa kapihan. Sir, good morning. Good morning po, Sir. Okay. Ano po yung senatorya po? Nagpapasalamat po ko sa kanya sa mga ginagawa niyang pagsulong sa mga... katulad ng mga may sakit sa ospital. Apo, ano po ang tanong niya? Sir, kung halimbawa po nga manalo po ulit kayo, ito po ba ay matutupad po ulit niyo? Pagtulong sa may sakit sa ospital, dapat matupad yan. Unang-una, dapat lahat ng government hospitals, maging general hospital, maging medical center, at lalong-lalo na yung maliliit na district hospitals, ay dagdagan ang kanilang equipment, nibigyan sila ng modernized equipment, at dagdagan ang kanilang budget para sa libreng gamot. Sa ilalim ng syntax bill, ay mukhang magdadagdag ng equipment, hindi ko lang alam kung sapat yun para lahat ng hospital. Pangalawa, ay dagdagan ang sweldo ng mga doktor para hindi sila umaalis. Maraming mga government hospitals ngayon, wala nang doktor o iilan na lang ang doktor. At pangatlo po ay, gaya sabi ko kanina, taasan ang senior citizen discount at kung maaari pati mga students bigyan ng discount sa pagbili ng gamot. At last but not the least, ay yung PhilHealth po dapat taasan pa yung kanilang babayaran. Okay. Kong Sunny. Kong, gusto mong Para sa amin lahat ho ba yan? Uh-huh. Well, maganda yung sinabi ni Manong, no? Siguro dagdag na lang doon. Yung medyo may kakulungan ng hunan doktor at saka medical professional sa mga lalawigan, ho, sa probinsya. So sabihin ko, dapat bigyan ng added benefits dahil sa ilalim po ng local government code, na-devolve po yung kalusugan o yung health sa mga local governments. E karamihan sa mga local governments, hindi nila makayanan yung pagtakbo ng provincial hospital, for example. So na-demote po yung mga provincial hospitals nila. Siguro dapat tulungan ng national government hanggat umabot po sa puntos na kaya na nilang magpatakbo ng mag-isa at yung mga doctors ma-attract po nila. Dapat may added benefits yan tulad ng housing, scholarships para sa mga doktor na pumupunta sa baryo, sa barangay. Alright. And finale, ha? Yan yung mga matayari ito sa ating finale ngayon, mga kaibigan. Ito po ay isang uri ng game. Yan, natinawag nating quotable quote. Babasahin ko po ang quotable quote na ito at meron namang multiple choice. Pipili tayo sa A, B, and C. Kung sakasakaling matamaan po ninyo kung ano ang tamang sagot dito po sa quotable quote na ito, kung sino po ang nagsabi ng there's life after marriage. There's life after marriage. Kung tamaan po ninyo, you will be entitled to 3 minutes na katugunan doon sa surprise na question.
At kung hindi po kayo tumama, you will be obligated to donate coffee para po sa susunod na kapihan. Pero may plugging naman po sa inyo. Okay? Sino po ang nagsabi ng there's life after marriage? Kina A. Okay? May A, B, C yan. Para madali-dali. A, President Era. B, Miriam Kiambao. C, none of the above. Kayo muna, Yamanong? Miriam Kiambao. Miriam Kiambao. Kung saan? Bakit po ninyo napili yun? Eh kasi tinanong siya nung pagkatapos siyang naghiwalay eh. Yun ang sagot niya na there's life after marriage or ibig sabihin there's life after getting separated. Yun. At ikaw naman, Kokos Bansani? Gayahin ko na rin po si Manong. Mukhang alam na alam mo niya eh. Mukhang pati alam niya yung circumstances nung pagkasabi. Kaya yun na rin po. Paano kung pareho silang mali? Ang tumpak na sagot! Tumpak na sagot, letter C. None of the above. Ang tunay na sagot ay Amalia Fuentes ayon kay Dali Ann Carbajal sa kanyang collections of quotable quotes. Okay, inasmuch as hindi po kayo parehas na tumama, you'll be obligated na mag-donate ng coffee para sa susunod na kapihan. Pero sabihin, ang kapi nito hatid sa inyo ni na. Yes, hatid sani. Naman sa inyong dalawa. Nila, Yakubus Bansani. At saka, yeah, Senator Ernie. Okay. Now, yeah, ituloy lang natin eh, yung last question. Okay? Ang pinaka-finale po na question will be coming from you, question kay Senator, yeah, and, Senator. Ernie. At kay Senator Ernie, magtatang question para sa iyo. Okay, simulan nyo magtanong ng isang question kay Senator Manu. Ernie Maceda. Manong, good morning. Sa inyong malawak po na karanasan sa gobyerno, kung ang una ang bibigyan ng tsansa na magpatakbo ng gobyerno, ano po yung babaguhin nyo, kung meron man kayong babaguhin dito sa pagtakbo ni Presidente Noy? Salamat sa tanong. Ang pinakamalaking problema ng bansa ay kawalan ng trabaho, joblessness. Sabi nga, kahit 6.6 yung GDP natin, it is jobless growth at 1 million pa na wala ng trabaho. So ang unang-unang tupagin ng babaguhin, gumawa ng at least 3 million jobs a year kasi 3 million ang walang trabaho. Pati yung mga gumagraduate na estudyante, walang trabaho. So, simple lang yan eh. Ngayon, magawa ang gobyerno na 1 million jobs a year. So kung ano man ginagawa nila, pag-aralan natin, triplihin natin yung ginagawa nila para makakreate sila ng 3 million jobs a year. Okay. At ang tanong niyo po kay Kong Sunny? Ang tanong nyo naman po kay Congressman Sunny? Masyadong magaling itong congressman ito. Mahirap tanongin ito. So, ang masasabi ko lang po ay sa inyong tingin po ba ang mga kandidato ng Team Pinoy eh kung merong hindi tamang ginagawa si President Aquino, kayo ba ay pwedeng tumutol o mag-disagree? O gaya ng sabi niya, halal ninyo yung mga kandidato ko sapagkat sila ang tutulong na magpatuloy ng reforma. So mukhang ang ibig sabihin, sabi nga na isang dyaryo, baka raw kayo maging puppet samantalang yung una will become independent senators. Magandang puntos po yan ni Manong. Alam niyo naman po Manong, pag nakaupo na po ang mga senador, ang tawag po dyan, 24 independent republics. Talagang may sariling paniniwala at paninindigan po yan. At ako po, gawin ko na lang pong ehemplo dahil kinampanya ko po si President Noy noong 2010. Pero nung nakita ko bilang chairman po ng Committee on Higher Education, na ang focus nila nung administrasyon noong 2010 ay sa basic education at hindi ini-increase yung budget for higher education ng dalawang taon. Nung dalawang taon na yun, isa ako sa mga 30 kongresista na tumutol at pinarinig po natin sa administrasyon. At ngayon, for 2013, nakinig naman po to the credit of the administration. Pinakinggan kami at in-increase po ng 40% yung budget for higher education. Okay. Inabutan lang tayo ng oras and alam kong sila yung nagmamadali rin. At Sili, sayang hindi umabot ng napakarami natin mga questions. Among others, yung question dun sa Pea Amory's scandal na isiniwalat doon ni Senator. Naalala natin Mr. Privilege. Expose kasi si Manong Maceda. Yes. Yung hinggil doon sa isyong Pea kung ano na ang nangyari dito. And of course,
pagdating naman sa House of Representatives, alam namin marami po kayong natulungan doon sa pagsabog na nangyari po rito sa House of Representatives na kinamatay po nito si Congressman Wahab Akbar, mm-hmm. among others, at mga casualties. Yeah, I wouldn't talk kung gusto niyo mag-react briefly. Quick reaction. Yung Pea Amari reclamation contract was declared null and void by the Supreme Court. Okay. Reaction? Tama po yun, Manong Rin. Noong 2008, sumabog po yung bomba sa south wing po ng House of Representatives. Maraming kongresista, madali ang umalis. Pero kami po, naiwan po kami nila Congresswoman Janet Garin, Congresswoman Darlene Antonino, Congressman now Secretary Joel Villanueva. At kami yung mga nagdala ng mga nasugatan sa...